Good morning. All right. So meron tayong mga announcements ngayong umaga. Okay, simula na po tayo. Una, meron tayong UNDAS advisory, UNDAS 2020 advisory para po sa mga hindi pa nakakita, na-post na po ito ng Public Information Office o PIO page ng Pasig. So, tingnan nyo po kung hindi nyo pa nakikita. Share ko din yun sa isang comment kagabi. Ngayon po, siguro nakita naman natin sa balita na sarado yung ang mga sementeryo, mga columbarium ng 31 hanggang 3, tama ba? Baka mali yung ma-announce ko. Anyway, tingnan nyo na lang po para eksakto. Ano? So, 3 days before and 3 days after nung mga araw na sarado ang mga sementeryo. Alam niyo naman, mga sementeryo dito sa Pasig, nandiyan yung public cemetery, nandiyan po yung Catholic cemetery. Recommendation ko po, hanggat kaya, hanggat maaari, huwag na po tayong pumunta muna, ipagpaliban muna natin. Kung magdadasal po kayo, may mga tradisyon po kayo, baka po pwede sa bahay na lang muna. Pero again, hindi naman totally na isasara natin dahil intindihan naman natin na kasama to sa kultura natin at tradisyon. Kaya tingnan nyo na lang po maigi. May barangay coding din po tayo. 3 days before nasarado ito at 3 days after. Tapos sa period na ito, hindi rin pwede pumunta ang mga non-Pasig. So yung mga non-Pasig, siguro after na lang po. Hindi naman isang buwan nasarado yan. No? So ilan araw lang naman, konting pag-unawa at kooperasyon po. So salamat po dyan. Basahin nyo na lang po yung announcements natin sa UNDAS 2020 advisory. Pangalawa ho, meron tayo kagabi, online na ho ang ating Pasig Health Monitor. Ngayon, ano ba itong Pasig Health Monitor? Paano ba ito makakatulong sa atin? Specifically, paano ba ito makakatulong sa ating laban kontra COVID-19? Ito pong Pasig Health Monitor ay isang IT solution o isang online-based data management system or health information management system ng ating lungsod. So, meron pong developer na tumulong sa atin, pero ito po ay custom-made para sa mga pangailangan ng Pasig City. So, paano ito makakatulong? Una, masi-streamline natin ang mga proseso natin gamit ang tulong ng teknolohiya mula sa contact tracing, mula sa testing, hanggang sa contact tracing, hanggang sa isolation or quarantine facilities natin, hanggang sa treatment sa ating mga ospital or ang ginagawa po sa mga health centers natin, ay mas madali sila mag-communicate. No? So, hindi na kailangan sa papel o via kung ano-anong messaging app gagamitin, may mga delays po yan. Mas magiging mabilis. In real time, yung sa quarantine facility natin, pag lumabas po ang test results niya mula sa Pasig Molecular Laboratory, in real time, malalaman po yan ng nasa centralized quarantine facility na staff natin. So, bibilis ang action natin, bibilis ang response natin, at mas magiging angkop sa sitwasyon ang mga gagawin ng ating City Health Department at ang ating dalawang ospital. So, malaking tulong po ito. At kasama po rito sa ating Pasig Health Monitor, Pasig Health Monitor ang Pasig Pass. Ano po itong Pasig Pass? Ito po ay isang contact tracing solution, again specifically made for Pasig, na gagamitin natin, QR code based po ito. Sa una, hindi muna siya required. Sa una, i-open natin siya for registration this Thursday. So, abangan nyo po yan. Although online na siya, kami-kami lang muna, ita-testing lang muna namin. Ano, dito sa opisina ko at sa ibang piling lugar muna. So, hindi muna siya open to the public. Magda-download ka lang po ng QR code gamit po yung link sa website.
Ngayon ang isang mahalagang tanong, paano po yung mga walang... And i-explain natin to. May mga ilalabas din tayong video para rito, no? Para mas ma-explain sa inyo. Siguro parang i-introduce ko lang po sa inyo ngayong umaga. Ang isang mahalagang tanong, paano kung wala akong smartphone? Hindi naman lahat ng tao may smartphone. Paano po yun? Magsiset up po tayo ng mga istasyon kung saan pwede natin i-download ang ating QR code. At pangalawa, yung mga bagong ID na ilalabas ng lungsod. Halimbawa po, yung mga bagong senior citizen na privilege card natin, lalagay na natin doon yung QR code. Yun. So, magiging very efficient itong contact tracing natin. Kasi ngayon, di ba, punta ka kunwari, punta kang mall, no? Punta ka sa tindahan sa loob ng mall, di ba? Papafill out sa'yo yung form. Ang tanong, ano ba nangyayari doon sa form na yun? Wala naman. Lalagay sa isang box. Kung kailangan natin mag-contact tracing sa lugar na yun, isa-isahin pa natin yung mga papel. Talaga, mahirap. Pangalawa, walang guarantee na maayos yung impormasyon doon. Pangatlo, baka manakaw pa yung data ninyo. Meron na akong kaibigan nagkukwento sa akin. Pumunta siyang establishment, tapos after a few days, may nagte-text na sa kanya na may nagbebenta ng produkto, at suspecha niya, doon nakuha yun sa manual na contact tracing. Baka nabenta ng isang empleyado, hindi natin masabi. Hindi safe, hindi secure ang ating datos. Tapos may transmission pa yun, hawakan mo yung papel, hawakan mo yung box, o yung, kung wala kang dalang ballpen, hawakan mo pa yung ballpen nila. So ito pong QR code na contact tracing natin, nagsisimula na po ito, online na po yung system niya, pero sa Thursday po, i-open natin to public registration. So hinihikayat ko po ang bawat Pasigenyo o lahat ng pumupunta ng Pasig, pagka in-open namin sa Thursday itong Pasig Pass QR code based contact tracing system natin, download nyo na kagad. Lahat ng may smartphone, download nyo na po kagad. Kahit wala, or kung may computer kayo at walang smartphone, i-download nyo na po, i-print nyo na po yung QR code ninyo. Yan po. So, gawin nyo na po kaagad yan. Tapos, yung mga wala naman pong smartphone, tsaka na natin problema, gagawin po natin ang paraan. Magsiset up po tayo sa mga barangay ng mga station kung saan po sila pwede mag-print out ng kanilang mga QR code. So, mas magiging official, mas magiging efficient, mas magiging mabilis, mas magiging secure ang ating mga datos sa ating QR code based contact tracing system. So again, announcements to follow. Announcement, natatawa ako sa mga ibang comment, ang kukulit nyo, hindi ako makakonsentrate, paano ba patayin muna itong mga comments. Yan. So yung office naman po ng ating Pasig Health Monitor, again, yung Pasig Health Monitor, isang malaking data management or health management information system. Yung Pasig Pass or QR code natin, isang bahagi lang po yan dyan sa malaking health management information system natin. Again, it will help kasi real-time na ang komunikasyon ng iba't ibang opisina, pati ng ospital at city health department natin. Yung office naman po nila, mamaya, samahan ninyo ako, puntahan natin, siguro ipapost ko yung mga pictures mamaya. Bagong office, kasi sa ngayon, yung mga contact tracer natin, nandun po sila sa second floor ng Tanghalan, Pasigenyo. Sa totoo lang, medyo masikip, pero wala naman tayong choice kasi kailangan gawin yung trabaho. So, dito po, yung dating studio, kung saan po nag-zumba, bawal naman po mag-zumba ng maramihan sa ngayon, kinonvert muna natin na opisina ng ating contact tracers. Maganda po ito kasi katabi lang niya yung opisina ng SESU. So, yung mga team leaders natin, hindi na kailangan pumunta ng Tanghalan para lang, doon pala sa kabila, sa Tanghalan, hindi na sila kailangan pumunta doon para mag-usap sila o pag-i-check ng ating mga team leader. So, may nag-donate sa atin ng computers. Mamaya, pasasalamatan ko po yan. So, yung office, ginawa po ng city. Yan po, may mag-donate ng computer. Nakaabang na rin para mamaya, pag kinabit natin yung mga computers, dire-diretso na po tayo. Ngayon po, sa mga empleyado, pagkatapos ko po mag-Facebook Live, hindi ko po alam kung anong oras na dahil gamit ko po yung phone ko para sa FB Live na ito. Mamaya, meron po kaming Personnel Selection Board. So, para sa mga empleyado, mga kawani ng pamahalaan ng Lungsod Pasig,
May mga good news po tayo sa PSB. Mayroon na namang mare-regularize at mapopromote ngayong araw na ito. Wala pong palakasan yan. Alam mo, hindi ko nga, ano, hindi nga ako nag-recommend dyan. Hinahayaan ko lang na gawin ng trabaho nila ang HR. Gawin ng HR ang trabaho nila. So, on the merits, lalo na inuuna natin yung mga matatagal na sa serbisyo, in the coming weeks, yung mga 15 years pataas. 600 plus po yan na empleyado, i-regularize po natin. At hindi lang i-regularize, yung mga mababa ang sweldo, yung mga salary grade 1, magiging salary grade 3. Ayan, so magandang balita po yan. Tapos kinausap ko rin si Ma'am Elvie, ang ating HR, para po may dalawang class tayo ng empleyado na kailangan na medyo ayusin natin. Kasi hindi naman sa magulo, pero kailangan siguro i-update natin yung istruktura, pati kasama yung mga sweldo nila. Yung mga sweepers and yung ano natin, mga PHA. So abangan nyo po yan. Definitely sa 2021, maraming magbabago para sa ikagaganda ng sistema dito sa Pasig. You know? So, yung mga nag-a-apply ng trabaho, pasensya na, freeze hiring po tayo. Medyo mahihirapan tayo sa susunod na taon, especially budget-wise. At unahin muna natin yung matatagal na sa serbisyo. Deserve naman nila ito. Bigyan natin ng dignidad ng bawat empleyado ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Yung GSIS na MOA, na pirmahan ko na po kagabi. Napirmahan ko po ang MOA natin with GSIS. So yung mga loan po natin, yung multi-purpose loan mula 12% na interest per annum, nasa 6-7% na lang ngayon. Ano? So malaking tulong po yan sa atin, yung mga kailangan mag-loan. Pero kung hindi po natin kailangan ng loan, kahit qualified po tayo, huwag ninyong kunin. Okay? So, talo kayo sa interest. Ngayon, kung kailangan nyo talaga, may emergency or para sa bahay, okay lang po yan, gamitin ninyo yan. Gamitin nyo yung loan na pwede nyo kunin. Pero kung, kasi madalas naririnig ko, sinasabi, nako, baka may iba lang gumamit niyan. Hindi naman ho, baka may ibang gumamit, kunin ko na, gamitin ko na lang, sayang naman yung loan. Huwag po natin isipin na sayang yung loan. Kung hindi natin kailangan yung loan, at hindi lang po ito para sa mga empleyado natin, para to sa lahat, kung hindi nyo po kailangan ng loan, kung hindi po emergency, kung para lang naman sa bagong cellphone, huwag po tayo kumuha ng loan. Dahil talo po tayo sa interest. Kahit sabihin natin mula 12%, 7% na lang siya dahil sa MOA, huwag pa rin ho, 7% is 7%. Talo po talaga tayo dyan. Maaaring makuha natin yung malaking pera, di ba? Okay, pero hindi yan free money. Babayaran din natin yan at talo talaga tayo sa interest pag naglo-loan tayo. So, ang sa palagay ko, hindi nyo naman kailangan mag-agree, pero kahit tanungin nyo po mga financial expert, mag-loan lang po tayo, number one, kung emergency. Pangalawa, kung para sa bahay, siguro okay lang. Okay, so, again, yan po ang updates natin para sa mga kawani ng pamahalaan ng LGU. May nagtatanong naman, meron ba tayong, di ba yung 13th month pay, required po yan. Yan yung tinatawag na Christmas bonus o December bonus natin. Yung 14th month pay, yan po yung nakukuha natin pag mid-year. Ang tanong, meron ba tayong 15th month pay ngayong taon? Last year, meron. This year, meron po ba? Sige, hindi ko muna sasagutin yung tanong. Hindi, pero meron siyempre. Lastly, World Teachers Day. Okay, so bago ko po batiin ang mga teachers natin, yung mga mag-aaral muna at mga magulang, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga paaralan, public schools po ng Pasig City, elementary and high school, pati yung mga taga-PLP, makipag-ugnayan tayo sa kanila kung paano natin makukuha yung mga tablet devices natin. Okay, so malaking matitipid ng mga schools natin dahil hindi na kailangan mag-print ng modules every month. Marami tayong good news tungkol dyan. Una, yun nga, nagsimula na yung distribution natin. Makipag-ugnayan po tayo sa school. Hindi po kailangan ng barangay certificate. Basta naka-enroll kayo sa school, ayan po. Ngayon, yung guidelines or kung saan kukunin, sa school nyo na po tanungin dahil baka iba-iba rin yan per school. O hindi naman sa iba-iba, pero syempre dapat makipag-ugnayan tayo sa ating mga guro, sa ating mga administrator ng mga schools. Yung scholarships natin,
nag-general assembly kami ng mga Pasig City Scholars Batch 1 nung isang araw, Sabado po yata yun. At tuloy-tuloy po yan. Nag-extend din tayo sa private schools. Nag-extend tayo sa private schools for this year, 100 plus private schools. In-extend po natin yung scholarship sa kanila dahil ayaw natin magsara yung mga, lalo na yung maliliit na private schools natin. Okay? World Teachers Day daw po ngayon, October 5. Itong bagong school year, malaking pagsubok sa ating mga guro. Whether private or public schools, marami sa kanila first time gagawin itong online learning. Sa mga paaralan naman natin na pampubliko, gumagawa sila ngayon or gumawa na sila ng mga video lecture, video modules, or online-based or tablet-based modules, digital worksheets. First time po natin ginagawa ito. Kaya ang hirap ng trabaho ng mga teachers natin sa ngayon. Kung may kakilala po kayong teacher, pasalamatan niyo po sila ngayong araw na ito, World Teachers Day. Sa mga teachers ng DepEd, Division of City Schools ng Pasig, nakikita ko po first hand kung paano kayo magtrabaho, gaano kayo, hindi lang kung gaano kayo kasipag, kundi pati kung gaano kayo kahusay. Isipin nyo, sa loob ng ilan buwan lamang, kaya nakakainganyo na suportahan ng mga teachers natin, pati yung tulong ng LGU sa paggagawa ng mga video modules, yung video production na pinabid din natin kasama ng mga tablets. Nakakatuwa kasi bigyan mo ng teacher ng konting resources, yung output nila sobrang ganda. So for a small amount of input or tulong sa kanila, ang laki ng output, ang ganda ng ikinalalabas ng mga ginagawa nila. Hindi ko pa na-upload yung mga sinend nila sa akin na sample ng mga video lecture nila, pero nakakatuwa, artistahin natin teacher ko. Kaya kung nanonood ka po ngayon at ikaw po ay isang teacher o guro dito sa lungsod ng Pasig, maraming maraming salamat sa serbisyo ninyo. God bless you po. Mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo. So, yun lang po muna. May silam po dahil mayroon po akong meeting. Yung nagtatanong po, hindi ko po nababasa ano, kasi tuloy-tuloy po ang ano natin. May nagtatanong po tungkol sa COMELEC registration. Alam niyo naman po, hindi under ng LGU ang COMELEC. Ano. But we still, nag-assist tayo sa security. Nagli-limit po sila kung ilan lang po yung tatanggapin nila na bagong mag-register, pati yung sa certification. Kung requirement po yan para sa city, yung certification ng voter's registration, kahit wag nyo na muna kunin, provisional muna. Okay? Lalo na yung mga sa scholars, hindi po yan kailangan sa ngayon. Yung sa chip-in, yes, tuloy-tuloy po yan. Ang magandang balita, halos lahat na mag-a-apply, kung hindi po sila qualified sa scholarship, sa chip-in po, may papasok sila. So, okay po yun. At cash cards na po tayo. Konting pasensya lang po. Inaantay lang natin yung printing ng cash cards sa tulong po ng land bank. Nag-guarantee naman sila na ipaprioritize nila yung mga cash cards natin. So, don't worry. Makakarating din po ang mga cash cards ninyo. Okay? At subukan natin, lalagay na rin natin doon yung QR code. So, automatic po, andyan po yung QR code. Fill up nyo na lang po yung details sa website. Pero at least, nandun na yung QR code sa cash card or ID ninyo. So, yan po ang ano natin. Cooperatives month din po. May event tayo, I think, later this week. Yung tapaton, second batch, ipa-follow up ko po ngayon. Yung first batch, nakuha na po nila yan. National ID, hindi ko po alam yung sagot dyan kung kailan po yan. Pero siguro malapit na rin yan. Yan trabaho na rin natin ang city ID natin. Okay, so ayan ho. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. God bless you po. Have a great week. Stay safe. Safety protocols, huwag po natin kalimutan. God bless po.